Hi mga besh! Welcome back again dito sa aking YouTube channel! And of course, kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, my name is Jen Custodio at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe at syempre i-click mo na rin ang notification bell para every time nag-upload ako ng mga new video every week, i-manotify ka. And of course, i-follow mo po ako sa aking mga social media account kasi kung meron ka mga katanungan, pwede niyo po ako i-direct message dyan at re-replyin ko po kayo agad-agad. So, and with today's video mga best, skip muna tayo sa ating skincare na mga review. Ngayon ay mag-share muna ako sa inyo ng aking konting kaalaman about sa ayan, sa buhok tayo ngayon dadako. So ayun mga best, kasi ang daming nag-request nito at nag-comment sa aking mga Brazilian blowout na review kung ano ba yung pinagkaiba ng hair color at hair bleaching. So ano yung pinagkaiba ng hair color sa bleach? Disclaimer lang guys, hindi po ako hair expert. Ako po ay isang hairdresser lang at ayun, may konting kaalaman lang ako about sa hair. Kaya ako alam mo yung sabihin ko sa inyo at lalabas sa aking bibig, yun lang po ang aking own experience mga best na gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya naman, mga bashers, please stop. Charing. Kaya naman, ang unang-unang tatalakayan natin ngayon ay kung ano nga ba ang hair color. So ayan, ang hair color is, ayan, so nandito sa aking cellphone. Sagit lang, antayin natin ha, kasi in-screenshot ko lang siya. So, ayan, hair color is a pigmentation of hair follicles due to two types of melanin. Eumelanin and pheomelanin. Generally, if more eumelanin is present, the color of the hair is darker. If less eumelanin is present, the hair is lighter. Sa ito mga best, magbibigay lang ako sa inyo ng konting example. Ang hair color kasi, kapag sabi hair color, okay, gusto ko magpa-hair color. Ma-achieve natin yung hair color na gusto natin kahit na walang bleach. Basta ang napili nyo is brown, golden, light blonde, and red. Ma-achieve natin sa buhok natin yan kahit na hindi tayo mag-bleach. And of course, kapag gamit tayo ng 12%, ayan, talaga namang ma-achieve talaga niya. And of course, kung meron ka naman mga white hair, kung gusto mo matakpan yung mga white hair mo, kung wari brown ang gusto mo, gagamit ka na 6%. Kasi, yan yung mas makakapag-cover sa mga white hair natin. And talaga namang mas papantay siya doon sa gusto nating kulay, mga best. Saan ba ginagamit ang 9%? So, ginagamit ang 9% sa mga, alam niyo yun, yung ayaw mo nang masyadong light and ayaw mo nang masyadong dark. Yung nasa katamtaman ka lang. Kung wari gusto mo mag-light blonde, pero ayaw mo nang sobrang-sobrang light blonde. So, ayan, pwede kang gumamit ng 9% para sakto lang yung kulay niya mga best. Para alam niyo yun, super fashion hair color lang, parang hindi masyadong halata. And pantay na pantay talaga yung pagkulay sa buhok mo. And ayan, and of course, ang hair color din mga best, sabi nating medyo mahapdi siya kasi merong oxidizing yan. And lalo pag 12% na yung ginamit mo, yes, mahapdi siya. Pero tolerable naman talaga yung ano mga best, tolerable naman talaga yung ano, yung sakit niya or yung hapdi niya nararamdaman sa ating anit. Kaya naman, kaya natin tiisin yung hair color. Ano naman ang hair bleaching? So, ang sabi dito is, hair bleaching is a chemical hair dye technique that strips the color of your hair strands. Bleaching begins with an alkaline agent that opens the hair cuticle. Your hair can either lighten to a yellow or reddish tone depending on your natural hair tone and then eventually lighten to platinum blonde. So ayan, talaga naman yung bleach ngayon or yung pag hair bleach is sobra talaga namang sobrang trending talaga kasi lalo ngayon nag-quarantine, ang dami ko nakikita sa Facebook, sa TikTok na nag DIY talaga sila sa kanilang bahay. And of course, nakikita ko puro ash, ash blonde, silver ash yung mga kinukulay nila. Kasi, ganito yung mga best, hindi natin ma-achieve yung mga silver or yung mga gusto natin na ash kung hindi tayo mag-bleach. Ang hair bleaching kasi mga best, sa pagkakaintindi ko, kuwari ako meron ako kulay itim na buhok. So ayan, wina-wash out niya yung color black ng buhok natin at magta-transform siya to a yellow, platinum, and
depende na lang sa buhok yun. Kunwari ako nag blackening shampoo ako or nag dark ako ng buhok before, yung kalalabasan ng hair ko, mga best, huwag nyo expect na mag-yellow yan or magpa-platinum yan. Ang kalalabasan yun is medyo reddish na parang nagba-brown, and lalo na kapag ano, kapag nagda-dark ka dati and gusto mo mabalighten yung buhok mo, mga best, magpupultak-pultak yan. Kaya naman, masasabi ko lang, kung ikaw ay nagkulay ng black, ganon, please, wag mo nang subukan pang mag-color ng ano, wag mo na subukan na gumamit pa ng hair bleaching, kasi mga best, masisira lang yung buhok mo and hindi ma-achieve yung platinum or yung yellow na ano ng buhok mo, mga best. Yung parang nag-golden yellow, hindi na ma-achieve yun kasi lalo't nagkulay ka ng dark. So, ayan mga best. And masasabi ko, pag nag-bleaching ba kayo or nag-DIY ba kayo ng nag-DIY ba kayo ng pag-bleach sa bahay nyo, is super ano ba, super safe ba? Ito lang masasabi ko mga best, hindi po biro ang mag-bleach ng buhok. Kasi kapag nag-bleach kayo ng buhok at inabot nyo yan agad sa inyong anit, nako mga best, super delikado talaga yan. Meron pong posibilidad na maglagas po ang inyong buhok. At of course, imbis na ma-achieve nyo yung ganda ng kulay na gusto ninyo, eh baka masira lang lalo ang inyong buhok mga best. Kasi ang pag-bleach po ay dapat po, professional po talaga dapat ang gumagawa ng pag-bleach mga best. Ano naman ba yung bawal kapag ikaw ay nagpa-hair color? Bawal ba magpareban kapag ikaw ay nagpa-hair color? Kung ikaw ay nagpa-hair color, hindi po bawal magpareban. Pwede pa rin pong ireban yung hair ninyo basta hair color lang. Pero depende pa din yan sa hair color ng buhok mo. Kung ikaw ay first timer nagpa-hair color, pwede pa rin ireban yung buhok mo. Kung ikaw ay second na nagpakulay ng buhok mo or napatungan na yung buhok mo ng second time, pwede pa din na ikaw ay ma-ireban. Pero kung third pa din, pero sakto pa lang din yung strands na buhok mo, kasi tine-check naman namin yung mga hairdresser kung pwede pa siyang ireban. Yes, pwede pa kapag third. I think kapag 5th, 6th na talagang patong na siya, na sobrang nipis na at durog na yung buhok mga best, please, wag na wag mo na siya ipapagalaw kasi masisira at mag-rubberize na po yung buhok ninyo. Imbis na gaganda yan, mas lalo po siyang masusunog. Kaya ang dapat nyo lang ipagawa dyan, Brazilian blowout and keratin blowout mga best. Ayan. So kung ikaw ba ay naka-hair bleach or naka-bleach yung buhok mo, pwede ka bang magpareband? Ito lang masabi ko. Merong mga naka-bleach na pwede pang ereban. Depende yan sa pagkaluto ng buhok nila. Pero kadalasan, hindi na po ginagalaw ang buhok ng naka-bleach. Lalo na kapag reban po yung gusto nyo ipagawa sa salon. Kasi imbis na gumanda po yung buhok ninyo, baka po mas lalo po madamage yung hair ninyo. Once na in-apply ng gamot yung buhok ninyo na pang-reban, masabi kong mag-rubberize at magpapansit kanton or magpapansit malabon talaga yung buhok ninyo mga best. Kaya kung masabi ko lang sa inyo, ang dapat nyo lang ipagawa para laging buhay at maganda ang inyong buhok kung kayo ay naka-bleach, kailangan nyo lang po magpa-Brazilian blowout at magpa-keratin blowout mga best. Sa inyo mga best, yun lang muna yung ma-share ko sa inyo about sa hair color and sa hair bleaching mga best. Binigyan ko lang naman kayo ng konting idea kung ano ba yung pinagkaiba nila at kung ano ba yung dapat gawin sa buhok ninyo kung kayo ay naka-hair color at naka-hair bleaching mga best. Kaya naman kung gusto nyo yung mga ganitong topic, ganitong mga content, mag-comment na kayo sa baba kung ano ba yung gusto nyo, i-contact natin sa sunod about sa hair. And of course, kung may mga problema ka sa buhok mga best, i-comment mo na yun sa baba kasi re-replyin ko kayo dyan. At syempre, kung nag-enjoy ka dito sa aking video ngayon, don't forget to like, share, at syempre mag-comment ka sa baba kung may mga product suggestion ka pa na gusto nyo iparinig sa akin. At syempre, kung di ka pala pag-subscribe, don't forget to subscribe, and syempre, i-click mo na rin ang notification bell for every nag-upload ako ng mga new video, and ma-notify kayong lahat. So, thank you so much for watching, guys, and see you on my next video. Bye!